Hello everything, makikiuso tayo sa everything na yan. So hello mga kababayan ko, kumusta po kayo? Magandang umaga, tanghali at gabi sa lahat saan man kayo naroroon. Nais nyo bang maayos, masaya at manatiling buo ang inyong pamilya or relasyon? Kung yes, please continue watching lang po. But before that, mag-disclaimer muna tayo. Ito ay para lamang doon sa mga taong bukas ang isipan sa mga ganitong usapin. So malaya po tayong makapamili ng mga videos na gusto natin panoorin or paniwalaan, ika nga. So malayang malaya po ang bawat isa sa atin. So ang ritual na ibabahagi ko sa inyo, ito ay upang manatiling maging buo ang pamilya o relasyon or maayos at masaya. Ito yung tipo ng relasyon or pamilya na nasisiwang-siwang at talagang nagkaroon na ng sigalot. Ngunit, of course, mahal pa rin natin siya. Kailangan natin gumawa ng paraan. So, ito ay para lamang doon sa mga taong bukas ang isipan sa mga ganitong usapin. Wala pong masama kung inyong susubukin. So, kailangan lang make sure you test positive for your faith, yung inyong paniniwala kapag ginawa nyo ito. And keep distance from the doubt. Kung meron ka pang pag-aalinlangan, ay wag nyo na muna itong gawin. And i-isolate yourself from fear. Kung takot ka pa, hindi ka pa ready na gawin ito sa iyong kabiyak or karelasyon, nasisiwang-siwang at gusto mong maayos, so maghunos-dili muna. And trust God through it all sa paggawa ng ritual na ito. Kasi kung wala naman ang inyong faith sa inyong gagawin, ay baliwala din po. Kung nagsasama-sama pa yung kawala ng inyong paniniwala and yung doubt and yung fear nyo and yung inyong trust sa Panginoon ay wala. So, hindi ipagpaliban nyo po muna. Kailangan isbuo talaga sa isipan nyo ang paniniwala nyo sa inyong gagawin. So, ito yung mga halimbawa ito yung mag-asawa na kayo and gusto mo sigurado ka or siguridad na habang buhay or for life mo siyang kasama or for life na may siguridad ang inyong samahan and hindi gigiwang-giwang ang inyong relasyon. But gusto kong sabihin sa inyo na pati sa mag-boyfriend, girlfriend ay pwede po ito. Pwede nyo pong gawin ito upang maprotektahan ang inyong relasyon na mauwi talaga sa katotohanan. And lalo na kung mahal na mahal nyo yung tao, of course, kailangan nyo gumawa ng mga kaparaanan upang maging secure ang inyong mga isipan or pagmamahal sa isa't isa or sa kanya. So, tulad ng sinabi ko, bago nyo ito gawin, make sure you test positive for faith and keep distance from doubt and isolate yourself from fear. Of course, trust God through it all sa paggawa nito. So mga kababayan ko, ka-girls, pwede po ito sa lalaki and sa babae, magka-relasyon or mag-asawa, nagsasama na kayo, ito ay security or seguridad ng inyong relasyon upang manatiling maayos, masaya at maging buo yan. Subukin man kayo ng anumang problema, ay mananatiling may hadlang upang manatili ang kaayusan ng inyong relasyon. But bago ko ibigay ang ating gagawin or gagamitin, kailangan natin sa isang relasyon pangalagaan natin ang ating sarili. Hindi porket, lalo na mga girls, lalo na kung nakatira kayo sa syudad, hindi porket matagal na kayong nagsasama
or magkarelasyon, nagpapabayaan na tayo sa sarili natin. So kailangan panatilihin natin yung gandanes para sa ating mga asawa or para sa ating mga boyfriend or karelasyon. And second, kailangan din ang constant communication and sa mag-asawa, kailangan yung may mga pangpakiliti. Meron naman madaming kaparaanan. Huwag niyong kahihiyan yan or ikahiya na gawin kasi nagsasama naman kayo and mag-asawa kayo or kahit magka-live-in kayo, kailangan sa isang relasyon yung may pangingiliti din. Sa text or tawag or sa pag-uusap, kailangan ay nagkakaroon kayo ng conversation. Hindi lahat ay serious. Meron din yung pangkiliti. Kumbaga may commercial, ika nga. So, kahit nasa mga may edad na tayo, kailangan pa rin natin mag-ayos, lalo na at sa syudad na katira. Marami tayong kakumpetensya, malalakas ang loob nila na kumapit. So, go Gandara para sa ating mga asawa and go Gandara para sa inyong mga karelasyon or boyfriend man yan. So, una, ito ay isang basis nyo lang gagawin. Gagawin nyo ito upang mabigyan ng security ang inyong relasyon at kung ano man yung mga agam-agam na naiisip nyo ay maprotektahan ang inyong relasyon. At kung nandoon na nga sa gigiwang-giwang na, kailangan ito yung inyong gagawin. Pwedeng-pwede po ito. And, kailangan nyo ng t-shirt, una, and kailangan nyo ng underwear, kailangan nyo bimpo or panyo. Alin doon sa binanggit ko, kung meron kayo noon, kahit anong kulay po, basta't gamit, yung hindi pa nalilinisan, kung may t-shirt or underwear or panyo or bimpo, pwedeng-pwede po yun. Tandaan na yung hindi pa nalilinisan or nalalabhan. So, ihanda lang po yun at maganda ng kapirasong papel. Guntingin nyo na yan. And panulat lang in plastic na clear. Yung cellophane ba? So, yan ay mananatili habang nagsasama kayo or mag-asawa kayo. Yan ay seguridad para sa inyong relasyon. O kahit nagsasama kayo, kahit na okay pa naman kayo, ay gagawin nyo ito upang magkaroon na security ang inyong relasyon. So, ipapakita ko sa inyo yung aking, ito ay isinishare ko sa inyo sa personal na karanasan ko. Second family kasi ako ngayon dahil balo ako. So, ginawa ko ito doon sa first husband ko. And ang ginamit ko is underwear. And ganun din ang ginamit ko ngayon sa second family ko. So, underwear yan. Ito ipapakita ko sa inyo. Ito ay tumatagal na ng isang taon. So, nung isang taon na ako kinasal, bago ako ikasal, is ginawa ko na ito. Kayo, kahit hindi naman kayo kinasal, gusto nyo lang security talaga ng inyong relasyon, pwede nyo itong gawin. Ako, choice ko na gawin bago ako ikasal kayo kasi yun din ang ginawa ko doon sa una. And talagang maisishare ko sa inyo na talagang tagumpay kasi dati luha kung gaano nakadami ang pinatak ng luha ko doon sa first husband ko. Hindi dahil sa nananakit, hindi, kundi dahil yung mga mostly na nagkakaroon ng diferensya is yung mga tukso. So, hindi maiiwasan lalo na kung ang inyong mga asawa is laging may meeting or may business, laging may ka-transaction. So, laging nasa labas yan or office ng inyong mga husband. So, ito yung ginawa ko.
kailangan nyo ng may plastic or cellophane. Itong ginawa ko dito sa second husband ko is underwear. Hindi ito nalabhan yung ginamit niya. And yung papel ay isinulat ko. I-share ko sa inyo kung ano yung isinulat ko dito sa papel na ginawa ko. Ilagay nyo lang din dyan sa loob. And ipulumpon nyo lang, pwede. Or tupiin nyo ng maganda, pwede. And may buhok ako, buhok ko na isinama ko doon sa loob. So, i-share ko sa inyo kung ano yung isinulat ko dito sa loob. So, nandyan yan kasama and itatali nyo lang ng higpitan nyo ng mabuti. And ito ay itatago nyo kung saan nyo gusto yung ako nakatago ito sa malita ko. Hindi na ito pwedeng buksan hanggang sa nagsasama kayo or kayo. So, share ko sa inyo kung ano yung sinulat ko. Ginawa ko ito February 6, 2019 bago ako ikasal. February 7 ako ikasal. So, to asawa, aking kahilingan. Lord, nais ko po lamang manatiling buo at maayos na pamilya. Gabayan niyo po nawa ako. So, ang nakalagay sa baba, salamat, Leia. So, yun lang po ang aking nilagay dito and then itinali ko. Ito ay na may higit isang taon na. So, hindi ko ito binubuksan at hindi din dapat buksan na. So, hanggang sa nagsasama kayo. Doon sa first husband ko is nag-iba yung kanyang kulay at pag ginanon mo is marupok na. Kasi kung ilang years na nakatago lang sa malita ko and namatay yung asawa ko na yun. Sa sakit naman, but ayos na ayos yung aming samahan. Nawala yung mga agam-agam ko and madalas ay umiyak ako dahil kasama na rin yung pagsiselos and kasama na yung kung ano-anong mga iniisip. Of course, nalalason yung mga naiisip natin na minsan hindi naman talaga totoo. But part yun ng pag-ibig. So, nangyayari talaga. So, mga kapwa ko girls, kapag ginawa nyo ito, make sure you test positive for faith and keep distance from doubt and isolate your self from fear and of course, trust God through it all kapag ginawa nyo po itong ritual na ito. Share ko lang po kung ano yung aking ginawa sa sarili kong buhay. Balo ako. So, second ko na itong ginawa. Ibinahagi ko lang sa inyo. And hindi ko pinagdamot. Pinakita ko pa sa inyo. So, yung nangyari doon sa una is kapag sobrang tagal nag-iiba ang kulay and kapag ginano nyo is sobrang niya ng matigas na madali na lang siyang mapunit. Sa sobrang tagal po. And ibig sabihin, naging maayos ang samahan. Walang sigalot, wala ng luha na tumutulo. So, mga guys, mga lalo na sa kapwa ko babae, may mga problema sa mga asawa, nagkakaroon mostly ng other woman or kabit, so pwede nyo po itong gawin. And sa mag-boyfriend naman, siguridad sa inyong relasyon and hiling nyo na matuloy, magkatuluyan, gawin nyo rin po ang ritual na ito. And of course, nothing impossible. So, huwag natin katakutan na subukan. Ngunit ibigay nyo lamang yung buong faith ninyo sa paggawa nito. Alisin yung mga agam-agam, yung takot, para maging positibo ang resulta ng ating gagawing ritual. Mga guys, tandaan, magpaganda. Kailangan natin unawain na yung ating mga kabiyak. Huwag natin matamatahin, lalo na kung yung natagpuan natin, mas angat tayo pagdating sa kalidad ng sarili or sa buhay. Alam naman natin siguro, nasa umpisa pa lang, yun na yun siya. So, tanggapin natin and kailangan natin siyang irespeto. And kung matagal na kayo nagsasama, mga girls, ha, wag
tandaan na magpaganda pa rin tayo kahit nasa 50s na kayo katulad ko. Kailangan ay manatiling maganda, gandara para sa asawa and para doon sa ating minamahal. Para imbis na makaisip siya ng kung ano pa man, iisipin niya, oh, ang asawa ko, mas maganda pa yung asawa ko kaysa dyan, wag na. And pangiliti sa asawa or sa boyfriend, kailangan yan sa mga texts. And ano ba naman, sabi, mahal, uwi ka na, nakaligo na ako. So masaya na sila niyan. And magkaroon kayo ng conversation, hindi lahat seryoso. Kailangan is meron ding mga kiliting asawa na usapan. So yan, mga tips yan sa inyo mga kapwa ko girls na may mga problema sa asawa or nagsasama kayo, gusto nyo ng security or seguridad sa inyong relasyon. Ito po yung ritual na inyong gagawin. Ito po ay gagawin nyo ng isang beses lang at ito ay gagawin nyo lamang ng Martes o Biyernes. Alin dyan sa dalawa? Isang beses nyo lang ito gagawin. Kahit anong oras ay pwede. Alin doon sa Martes o Biyernes? Basta't ito gagawin nyo ng isang beses lang talaga. At gawin nyo ganito at ito ay itatago nyo na for life. Hindi po ito pwedeng buksan. Itago nyo lang. Ang ginamit ko is underwear. Hindi nyo naman yan maaamoy kasi tagong-tago na yan kung merong amoy. Kasi nga, gamit na yan ang ating dapat na gamitin. So, itatago nyo lang ito for life. Yung hindi talaga siya mapakialaman naman, mga guys. Kasi sayang lang din. Ang gagawin natin is for security sa ating mga relasyon. And kaakibat na rin yung mawala or yung mga tukso dyan is maproteksyonan na hindi yan dapat mangyari sa inyong relasyon or buhay mag-asawa. So ayan guys, maraming salamat sa inyo.